Sana ay mas marami pa tayong mga kababayang matulungan sapagkat ang kalusugan natin ay mahalaga sa ating pagunlad. Maraming salamat po. And... cut! Risha, good job on your last assignment. Okay, thank you, ma'am. Gusto ko yun. Oh, next, pupunta tayo sa barangay Panunumbalik. Okay. Alam na natin ang sa lugar na to ang kung ano yung sakit ng mga tao, helminthiasis. So ang gagawin nyo na lang, samahan yung mga health workers, yung mga volunteer doon, mga doktor, yung mga tumutulong sa barangay. Okay? Okay. Make it happen, ha? Okay, ma'am. Okay. Will do. Ang Rom, sarinig mo. Susunod tayo sa mga nurse at mga doktor. So bukas, maaga. Ganda mo ngayon. Well, I make it happen. I'll see you tomorrow. Okay. Romy, final answer, nandito na tayo. Gising na. Okay. Okay, gising na ako. Michael? Ikaw ano dito? Boyfriend mo yan, di ba? Anong ginagawa niya dito? Romy, hindi ko siya boyfriend. Hindi na. Hindi na ibig sabihin, hindi ngayon, hindi na ibig sabihin dati yun, hindi na ibig sabihin ex, hindi na kasi hindi na nga nagbabagang balita yung mga ganyan. Naiintindihan niyo po ba? Ano nga ginagawa ng boyfriend mo dito? Siguro yan, di ba? Mami, mga mami. Doc Cruz! Mang Roms, kumusta? Rachel, nga pala, meron pa akong makasama mga ibang doktor dito sa school. Mamaya naman sa barangay. Pwede kayo sumama kung gusto nyo. Ayun! Narinig mo? Municipal Health Officer pala si Doc Cruz! Mang Rom, so narinig ko, ano? Narinig ko. Kaya pala siya nandito dito. Oo nga, pala, baka gusto nyo sumama. Merong talk new school news dito sa amin ngayon. Tara! Sige! Magandang araw ho sa inyong lahat. Salamat ho sa pagdalo sa meeting na ito. Alam niyo ho ba kung bakit namin kayo tinawag dito? Kasi po, sa isang linggo, magkakaroon po tayo ng deworming dito sa school. Alam niyo po ba kung anong deworming? Ang deworming po ay ang pagpurga sa pamamagitan ng pagbigay ng mga gamot sa mga batang 1-year-old pataas. Pero bukod po dito, marami pa pong ibang paraan para maiwasan ang sakit na dulot ng mga bulate. Gaya po ng wasto at palagi ang paghuhugas ng mga kamay bago at pagkatapos kumain. At matapos tayong gumamit ng malinis na kubeta. At palagi po tayong magsuot ng tsinelas o ng sapatos. At panatilihin po nating malinis ang ating mga daliri at mga kuko. At ugalihin po nating maglinis ng ating kapaligiran. Kaya mga nanay at mga tatay, kayo po ang dapat na unang magturo ng mga bagay na ito para mapangalagaan ang kalusugan ng inyong mga anak. Excuse me. Ah, Rachel, kumpleto na yung footage natin. Ano pa bang gusto mong idagdag natin? Mamaya full shot nung school. Tapos mamaya sa clinic para makita natin na chine-check up yung mga bata para ni-educate din sila sa clinic. Okay. Kasama ng mga magulang para mas si Doc ba gusto mo close upan ko rin? Ano? Si Doc. Ay. Nga pala, Rachel, Mang Roms, after nito, meron pa kaming talk sa isang barangay. Mas marami rong mga bata saka mga nanay na apektado rin tong sakit na to. Baka gusto nyo sumama. Ay, oo naman! Sasama kami dyan! Gustong-gusto naming sumama. Di ba, Rachel? Talaga?
Sige ha, pagkatapos ito. Helminthiasis po ay isang sakit na kung saan ang bulate ay naninirahan at pinakikinabangan ang tao upang mabuhay. Kung hindi ito malulunasan, maaari itong magdulot ng kamatayan sa isang tao. Nakudok! Nakakatakot naman yan! Nakakawa ba yan? Eh kung patapusin mo muna kayo si Doc para malaman natin. Marami pong paraan kung paano po tayo nagkakaroon ng ganitong sakit. Unang-una po, galing po sa dumi ng tao. Maaari pong pumasok ang larva ng hookworm sa ating balat. Doc, Doc, paano po ba makakapasok sa katawan natin yan? Halimbawa po, tayo po ay naglalakad na walang tsinelas o sapatos. Ngayon po, kapag po tayo ay nakaapak ng dumi at hindi po natin alam baka po meron tong larva ng hookworm na papasok po sa ating balat. Yak, kadiri naman! Bakit kahapon nakita kitang pakalat-kalat dyan na walang suot na tsinelas? Kailan mo ako nakitang walang tsinelas? Ha? Yan, nakita kita sa kalat-kalat. Isa pa pong paraan kung paano po tayo magkakaroon nito ay ang paglanghap po ng itlog ng pinworm. Bakit natin lalanghapin ang isang itlog ng bulate? Maliit lang yan, di natin nakikita yan. Di ba, Doc? Opo, maliit lang po yun. Maaari din po kayong magkaroon nito kapag po ang nakain ninyo pong pagkain ay masama o sa maruming kamay. Ang roundworm, whipworm, pinworm, tapeworm, ay maaari din po nating makuha sa hilaw o di gaanong nalutong pagkain nung karne. Naku, sinasabi ko na nga ba eh, Ate Maymay, yung lagang baka kahapon, parang hilaw pa. Eh ganun ba? Eh bakit kung makakain ka eh, ayaw mo magpaawat. Ngayon ako pa ang sisisihin mo. Masarap kasi. Doc, paano po namin malaman kung meron na kami yan sa katawan? Ang sintomas po ng helminthiasis ay pamumutla, nawawalan po tayo ng ganang kumain, nananakit po ang ating tiyan o lumalaki po, humababa po ang ating timbang o malnutrisyon, dumudumi na may kasamang dugo, at meron pong minsan lalabas na bulate sa ilong, tenga, bibig. Kasi po sobrang dami ng bulate sa ating katawan, pwede rin po siyang lumabas sa puwetan natin. Bukod dito, meron pa din po tayong sintomas ng pananamlay at yung mga mabibilis pong mapagod. Doc, paano po ba namin ito maaagapan? Huwag kayong mag-alala dahil ang helminthiasis ay nagagamot. Ngayon, kung meron kayong mga kamag-anak o kayo mismo ay nakakaramdam sa mga sintomas na nasabi ko, mararapat na pumunta tayo sa pinakamalapit na health center. Ngayon, may programa po ang Department of Health sa pagbibigay ng libreng gamot para sa atin. At wala po kayong dapat alalahanin dahil lahat po ito ay libre. Po bang ipaliwanag ang iba't ibang klaseng parasitong nagdudulot ng helminthiasis? Maraming mga klase ng bulate ang maaari magdulot nito, tulad ng roundworm o ascaris, isang bilugang bulate, hookworm, isang bulateng may kawit o hook sa bibig, whipworm, isang bulateng may manipis na bahagi na parang latigo, pinworm o tiwa, isang maliit na puting bulate na karaniwang sanhi ng pangangati ng puwet, at tapeworm o ulay, isang flatworm na humahaba na parang ribbon. Okay, eh, Doc, gaano po ba katindi yung epekto ng helminthiasis? Napakaraming masamang epekto ito sa tao. Ang mga batang naapektuhan ay bumabagal ang paglaki, humihina ang kakayahang matuto, nagiging matamlay at sakitin. Ang mga nagdadalaga, maaaring lumala ang anemia pag may regla. Ang mga buntis, nagkakaroon ng iron deficiency at malnutrisyon ng ina at sanggol. Ang epekto naman nito sa pamilya ay ang dagdag na gastos sa pagpapagamot. Sa barangay naman, maaaring magkahawaan ang mga residente.
Kung maraming may sakit, maaaring maapektuhan din ang kanilang kinikita. Dahil hindi sila makakapasok o mahihirapang maghanap buhay. Ibig sabihin ng helminthiasis ay maaaring siyang makuha ng sino man, bata man o matanda. Maraming salamat, Doc. Yan ka na naman, Doc, ka na naman. Napaka-formal mo talaga. Thank you. Romy, okay na ba? Gutom na ako eh. Okay na. Nakuhaan mo na yung mga taong bayan kanina. Nakuhunan ko na. Nag-aaway kanina. Mm-hmm. Eh, yung mga picture ng parasite nito. Nakuhunan ko na rin. Rachel, baka gusto mong mag-merienda. Merienda? Dok, ano kasi, busog pa ako at saka ang dami ko pang kailangan gawin, so okay lang. Uy, kakasabi mo lang kanina, gutom ka. Tapos ngayon, bigla ka na busog. Shit naman pala. Tara, dito malapit lang. Oo, oh, ako pala. Ako yung... Shit. Dito malapit lang. Tara, merienda tayo. Merienda na kayo. Para naman makapagkwentuhan tayo. Kwentuhan daw kayo. Ako gutom ka na eh. Para sumama ka naman sa akin. Minsan lang naman. Pagbigyan mo naman ako, para naman wala tayong pinagsamahan. Uy, pagbigyan mo na. Hindi ka titigil, no? Hindi. Oh, sige. Tara. Take out nyo na lang ako. Romy, umayos ka, ha? Kailangan, mamaya, ah. Ayusin mo yan. Patay tayo kay producer. Rachel, paano yung... Paano? Hindi yung ano. Sige, mauna ka na. Hindi, una ka na. De, gusto ko lang sabihin na ano, okay yung ginagawa niyo dito kasi daming tao takot magpa-check up dahil ayaw gumasto. So, okay na. Dami kayong doktor dito. Uy, salamat ha. Alam mo, buti nga may ganitong programa ang DOH kasi dito sa bayan ang dami mga residente na ayaw talaga magpa-check up sa mga health centers. Kala nila pag nagpa-check up sila, malaking babayaran nila. Alam mo, Rachel, napakalaking tulong ng ginagawa mong pagpapakalap ng impormasyon tungkol sa sakit na to. Ang magandang balita ay yung malalaman nila na marami namang paraan para maiwasan yung helminthiasis. Kailangan lang din naman nila magtulungan, di ba? Saka, kailangan din nila mag-usap. Alam mo, Rachel, napakasaya ko at nakita tayo ulit. Tara, kain na tayo. Kamusta ang date? Walang date! Mang Romy! Patulugin nyo na ako, okay? Pagod na pagod ako. Aga-aga ng call time natin kanina. Napagod ka? Sa bagay, nakakapagod nga naman kausapin yung hindi mo na boyfriend. Kanina, may nagigising mo ako, tapos ngayon, patutulogin mo ako, labo mo. Oo, kinikilig ka. Tulog na! Upang maiwasan ng helminthiasis, maaaring uminom ng gamot na pampurga upang mamatay ang bulati sa tiyan. Maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran. Sabunin ang mga daliri at kuko, palad at likod ng kamay. Uminom din ng malinis at ligtas na tubig.
hugasang mabuti ang mga prutas at gulay na karaniwang kinakain sa riwa o hindi luto. Lutuin ding mabuti ang pagkain. Dumumi lamang sa malinis na kubeta. Magsuot ng tsinelas o sapatos lalo na kung tatapak sa lupa. Panatilihing malinis ang kuko. Maglinis din ang kapiligiran. Itali ang mga alagang hayop upang hindi magkalat ng dumi kung saan-saan. Huwag po tayong mag-alala mga kaibigan sapagkat may solusyon po ang sakit na helminthiasis. Maaaring nakagawa rin po tayo ng mga pagkakamaling nakadagdag sa paglala ng sakit na ito. Ngunit kung tayo po ay magtutulungan, tiyak na magkakaroon ng mga paraan upang maiwasan ang paglala ng helminthiasis. Kumukas lang po ang komunikasyon ng bawat isa at tayo ay magtutulungan, siguradong makakahanap po tayo ng lunas. Para po sa mga karagdagang impormasyon, huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa mga numero na ka-flash sa inyong screen. Maraming salamat po. Mang Romy, nahanap ko na yung files! I made it happen! Ready na tayo sa susunod na report! Uy. Kanino yan? Ha? Kanino yan? Alam nga naman sa akin. Hindi naman ako mahilig sa flowers. Naman eh. Mang Romy ah. Dino-joke time nyo na naman ako. Para sa'yo yan. Eh kanino nga galing? Ewan ko. Mang Romy! Mga DVDs! Ako sa'yo. Teka lang. Ito. Hello? Hello? Yes? May I please speak with Ms. Torres? Yeah, this is she. May I know who's calling, please? Si Dr. Cruz to. Dr. Cruz. Dr. Cruz! Michael! Oh, Michael, ang formal mo naman kala kasi. Kala ko nakalimutan mo yan. Na ako. Narushi mo ba? Oo. Nagustuhan mo naman. Oo, maganda.